Oy, Marvin John Reyes, Idol, buwisit ako ng babae na yon. Dapat hindi ganun sinasabi ng babae na yon. Sa'yo, wala daw siya pakialam sa mga sinasabi mo, Idol. Buwisit lang, Idol, kala niya wala ka nagawa. Ekes na yan sa pamilya ko. No comeback. Lahat ng mga nagko-comment na sana magkaayos pa. Never. Never. Nahimik nga lang kami eh. Huwag niyo nang pag-usapan yun ha. Ha? Kung hindi kayo agree sa akin, pwede nyo kayo mag-unsubscribe na lang kayo sa akin. Huwag niyo na akong panuurin. Huwag na. Kahit mag-aalit kayo sa akin. Huwag na lang. Kaysa mangulit kayo na magkaayos. Hindi lahat ng bagay ay kailangan magkaayos para maging maayos. Yan. No. Di ba? Yung akas word. Dito ha. Ang pagkakamali, no, ay hindi mo na talaga yan maitama. Tandaan niyo po yan. Yung mga nagsasabi na itama ang pagkakamali, kalukuhan yun. Pag nagkamali ka, hindi mo na yan maitatama kasi nagkamali ka na. Diba? Mga sword. Diba? Ito. Itong kutsara na to, kapag binali ko to, pag pinutol ko to, putol na to, pero pwede mo siyang gamitin ulit. Dudog, gagawa mo ng paraan, welding mo. Mabubuo siya ulit. Pero, wala na. Putol na yan. No, hindi na yung original. Diba? No, magkamali ka, mali na yun. Hindi kahit pa anong gawin mo, nangyari na yun eh. Di ba? Yan. Pag nangyari na, ang pwede mo na lang gawin siguro ay bumawi. Di ba? Bumawi ka na lang. Siguro, or wag mo nang ulitin. Di ba? May ka ng tawad. Ganun, or kung ano mang klaseng pagkamali. Pero yung mga itama ang pagkamali, no? Hindi na yun. Kasi pag nagkamali ka, nagkamali talaga yun. History na yun. Hindi na yun. Sa akin, yung mga nangyari sa akin nun, nagkamali ako, iba katulad yung mga ila MJ. Diba? Wala na, kahit anong gawin ko, hindi ko na maayos yun dahil nangyari na yun eh. Kasi nakasira na ako ng ano, mga tao dati. Diba? Pero, at least, yun, bumawi ako ngayon. Yun na lang kayong gawin. You know? Pero hindi ko na mababago yung history nun na mali yung ginawa ko noon. Diba? Hindi na mawawala sa utak ng mga tao yun. Kaya ngayon, para at least matahimik naman yung kalooban natin, diba? Bumawi na lang tayo. Diba? Siguro, yun yung itama ang mga pagkakamali, pero siguro, mali lang yung pagka unawa ba? O paggamit ng word. Hindi ko alam. Basta, naintindihan, nag-guess yun naman siguro yung punto ko. Diba? Ayan lang yung mga kasulod. Ngayon, 'di ba? So ito example lang 'yan, 'di ba? Naging maayos naman kami. Maayos naman ang sila MJ ngayon. Gisiri, maayos na sila, no? Mababawi ako sa kanila. Pero hindi kailangan magkaayos, no? Yung halimbawa, 'di ba, may mga nag-comment na sana magkabalikan pa kayo yung nanay at mama nila MJ Gisele, yung mga nababasa ko sa comment eh, hindi na po kailangan yun, no? Kasi maayos na kami kahit na wala nang ganun. At least maayos yung mga anak ko. Yung kay Kabungot, no, siyempre marami yung concern eh, no? Hindi kailangan magkaayos yun, no? Hindi, never. Iwan ko lang kay Kabungot. Ang mag-desisyon pa rin yan, si Kabungot. Pero, kung ako ang tatanungin, hindi na kailangan. Wag na, wag na. Sabihin, para magkaayos para sa mga bata, kalukuhan yun. Kaya mong ayusin ang buhay ng mga bata kahit na hindi kayo magkaayos, mga magulang. Ano? May magtrabaho yung isa, para sa mga anak ninyo. Diba? Makikipag-ayos ka sa taong sinisiraan ka na sa social media, na lahat na ng mga kung ano pa pwede ipanila, sinabi mo na sa
social media. Tapos, di ba? Kung ano-ano mga sabihin, tapos, ayun na. Halimbawa, ako, kami ni, mag-away kami ni Ann, ni Mrs. Halimbawa, ha? Oh. Kung nag-away kami, tapos ipopost niya ako sa social media, mag-live siya, na si Japheth, dahil yan, kung ano-ano sabihin, magkamatayan na kami. Hindi ako magipag-ayos sa sanya. Maghiwalay na kami ng tuluyan. Hindi na. Di ba? Ang buhay natin ngayon is social media na. Kapag pinablik mo yan, pinahiya mo yung tao sa buong mundo. Yan ay private yan eh. Tapos, mag-expect ka na mag-ayos kayo. Putang ina. Katarantaduhan yun. Wala. Yan ang ano mga kasword sa ating mga magjowa diyan, mag-asawa diyan. Kapag nagkaroon kayo ng problema personal, wag na wag ninyong i-broadcast. Kasi mag-asawa kayo eh, kahit anong away niyo, magsuntukan pa kayo diyan, magkakaayos pa rin naman kayo eh. Usapan niyo private, hindi 'yung i-public niyo. Siyempre, vlogger 'yung isa. Mga vlogger kayo, di siyempre ang mga tao manonood talaga sa inyo. Kumbaga, ang buhay ninyo is naka-public na. Tapos, di ba, kung ano, siniraan mo, kalukuhan mo, wala na. Magiging maayos ang mga bata. Kahit wala, kahit hindi magkaayos yung mga magulang. Dahil hindi, baka magkagulo lang lalo. Ewan ko lang. Ano si... Hindi natin alam kung anong nasa utak ni Kabungot. Pero, tama, tahimik-tahimik lang yan. Hindi yan magsalita yan. Pag pinagsalita ko yan, baka mabusit kayo lahat. Tsaka pag hindi mo iginalang yung mga magulang ko, utang ina mo, bawal ka sa pamilya ko. Pinakamasamang ugali. Ha? Pinakamasamang ugali ng isang tao ang sisiraan mo ang asawa o jowa mo sa social media. Diba? Eh, lahat ng bagay pwede mong ayusin private. Ano? Oh! Asawa mo yan eh. Huwag na huwag mong hisiraan yan sa mga tao. Kasi, magkakaayos pa rin kayo. Mag-asawa kayo eh. Ba't mo sisiraan sa, ano, public? Hindi para kayong, para kang tanga. Di ba? Tapos, ano yun? Merry Christmas, Daddy, ganun? Babaero po ito imong lolo doon sa Philippines. No loves. Adilo. Ay! Buutan kayo doon. Di man uso ng mga babae sa una. Ano ba yung mga uso ba ng mga babae sa una? Managdili man. Sa papa na may babaero. Tawas, mama. Diba? Yung mga kasuwerdo. Isip ko yan yun. Yung trabaho ko is vlog. Diba? Kaya na kung sa katarantaduhan lang sa buhay, Diyos ko, baka kung sino man yung mga siraulo dyan na nanonood ngayon siguro, baka wala pa sa kalingkingan yung mga ginawa niyo, mga kalukuhan sa mga pinagagawa ko noon. Pero wala, naging maayos ako ngayon dahil binago ko yun eh. Talagang naging ginawa ko na lang yun, ano, ginawa ko na lang siyang inspirasyon, no, na para hindi na masira ang buhay ko, no, sa mga magitan ng pagbablog, diba? So,
So, ibig sabihin, hindi pa talaga huli ang lahat. Hanggat buhay ka pa. Hanggat buhay ka pa, mga kasulit, kaya mo pa talagang ayusin ang buhay mo. No, kahit pag ano, malaking pagkakamali o mga kasalanan mo, o ano yung mga nagawa mo sa buhay mo noon, diba, hanggat buhay ka, kaya pang ayusin yan. Lahat. Nung nag-vlog ako, ito, i-share ko sa inyo ito, ha. Nung driver pa ako, hirap na hirap akong paliwanag kay Ann. Yung pagpumunta ako sa ganitong lugar, especially yung nag-deliver ako ng mga t-shirts, diba, minumonitor ako, nag-aaway kami kunting pag lumabas ako ng Magallanes Village, kailangan ko pang itatawag, punta kami dito, magpapaliwanag pa ako, bakit aalis ng gabing-gabi na, siyempre, mag-deliver ako ng damit. Eh, siyempre, si Mrs., dahil alam nga niya lahat ng mga kalukuhan ko, siyempre, walang tiwala sa akin pag umalis ako ng gabi, baka isipin, babae, or ano man. Diba? Lagi kami nag-aaway. Kasi, pag nalaman na wala ako sa trabaho, diba, aminsan, nagsumbo yung katulong ni sir, eh. Wala si jeep dito, umalis, nagmotor, ganyan. Away na naman kami. Diba? Hanggang sa viral ako sa Facebook, diba? Di, mamaya-maya, away na naman kami. Baka may mga mag-aawayan kami tungkol sa social media. Kasi nga, uno yung mga time, wala pa akong kinikita, eh. Wala pa akong kinikitang maganda-ganda talaga. Diba? Kailangan kong ipaintindi sa kanya na yung abot sa ginagawa ko sa social media, dahil pag pumita ako ng maganda, magiging maayos kami lahat. Hindi pa niya maintindihan yun noon. Pero nung sumahod na ako, password, nung sumahod na ako sa YouTube, kita niya yung sinasahod ko, yun, medyo kumalma. Sabi sa, kita mo, tingnan mo, inaaway-away mo ako dati. Pero kayo, tingnan mo, ito yung sinasabi ko sa iyo, na mag-antay-antay ka lang. Hanggang sa, yun nga, nung yung sumahod ako ulit, maganda-ganda rin sinahog ko. Hindi na kami nag-aaway ng tung abot sa ano. Bihirang-bihira, may mga ano lang misunderstanding, no. Kasi may mga silos-silos, pero mawawala na yun. Hindi na katulad dati. Siyempre, bigay ko pa lahat ng nasa kanya, isang hawak ang pera ko, eh. Amin. Nakikita niya yung mga gastos. Basta ako, vlog na ako ng vlog. Sinuportahan ako. Kahit anong gawin ko, nakasuporta yung miso sa pagbablog. Di ba? Kaya wala akong kahirap-hirap, no? Kahit saan ako magpunta, basta alam na kumikita ako, para sa amin naman yun, no? Nakasuporta, no? Pero kapag ang misis ko ay walang kasuport-suport sa akin, hindi ako, walang mangyayari sa akin yun. Kasi mag-aaway lang kami, mampangotay, parang nagsano, diba? Saan galing? Bakit kailangan pumunta dun? O, vlog, ganun ba? So, isa sa mga, kung ikaw ay vlog talaga, kung pipiliin mo yung trabaho ng pagbablog, no, lalo pat may asawa ka, kailangan talaga makuha mo yung suporta ng partner mo. Yan. Yan. Kasi pag hindi, walang ano, magulo ang utak mo, hindi ka makaka, hindi maliwalas yung mukha mo sa camera, na wala kang gana, kasi nga, hindi kasuportado ng asawa mo. Di ba? Mabubusit ka. Di ba? Parang si Kabungot, madaling araw, pupunta sa amin, dala-dala yung dalawang anak. Nga, hindi makapag-vlog, di ba? Alam niyo ba ang isa sa mga dahilan kung bakit pinauwi ko si Mama dito? Si Nanay so weird dito sa Mindanao. Kasi nabubusit na ako. Dahil yan ang laging nagbabantay ng mga anak ni Kabungot. Dahil minsan, madaling araw, pupunta yan doon sa bahay, no, bitbit ng dalawang anak. No. O, ganyan. Na sa amin, ano yan, never nangyari yan sa amin. At never akong pinos ng asawa ko sa, ano, sa social media, kahit mag-away na kami, kahit paanong mga ginagawa akong katarantaduhan. Siyempre, hindi ba maiwasan mga kasuli. Siyempre, may mga, meron akong mga ugali na hindi rin maganda talaga, no. Off cam na yun, minsan nag-aaway kami, di ba? Hindi man lahat na porkit nakikita yung bait-bait ko sa camera, siyempre hindi mo pwedeng ipakita yung mag-aaway kami, di ba? May mga ugalit din ako sa bahay na minsan talaga hindi talaga maganda, no, lalo pag nagagalit ako, mainitin pa ng ulo ko na humahantong sa hindi kami mag-ano mag, mag, mag
tatampuhan kami. Minsan abutin kami ng ano, 1 buwan. Fights. An. Di ba umabot 1 buwan hindi tayo nag-imika, no? Umabot kami 1 buwan. Itong vlogger na ako, ha. Umabot kami ng 1 buwan na hindi kami nag-imikan talaga. Pero, hindi walang post sa social media. Wala. Pero nakikita nyo, di ba? Iwan ko lang, kung may napansin ba kayo na may mga time na wala siya sa vlog ko, walang imikan. Walang imikan. Ayan yung di ka nag-vlog. Tagal. Tagal yun, di ba? Ayan. So, yun. Walang post. Magpo-post lang yan. Misis, halimbawa, highs, ganun. Pero, minsan may mga post na parang patama sa akin, ganun. Pero hindi yung... alam mo, ikaw lang nakakaalam. Diba? Ikaw yung pinatatama. Ako, hindi ako mahilig kung mag-ganyan. Pamilya mo yan, asawa mo yan. Ba't mo ipopost? Ba't mo yung siraan? Para mong pangit. Hindi maganda. Para sa mga ano yan, vlogger. No? Kapag ikaw ay vlogger. Kaya nga, mga kasuward, hindi ko pinag-vlog si Mrs. talaga eh. No? Di ba mapapansin nyo bakit walang... Hindi ko talaga pinag-vlog si Ann. Ano? Si mahirap pag nag-vlog siya, nag-vlog din ako. Hindi siya magandang influensya na. Ano? Magiging busy siya. Mabibusy din ako. Wala lang time sa ano. Hindi na siya dapat. Ano? Maliban na lang kung... Ewan ko lang. Para sa akin, hindi na kailangan niyang mag-vlog. Ano? Kasi kayang-kaya ko naman. Sobra-sobra naman yung blessings na sa amin. Ano?